Ito naman. Ang sakit naman daw nito ay overheat. At matigas ang manibela. Ang manibela naman nito, steering pump, ay ni-repair na. Ito bagong repair. Pero matigas pa rin manibilahan. Ang ginawa ay hinaluan daw ang ATF ng oil 90. At nag-demo pa daw kung paano gamitin. Pero pagdating sa atin, tinesting natin ito, matigas pa rin. Hili ko ang manibela. So kahit na repair siya, ay may problema pa rin. Ang rock end niya yan. Ngayon dito naman sa overheating, dumating sa atin ito. Ayun. Makikita nyo, wala naman lamang tubig. So, binubulwak ito. Testingin pa rin natin ito. Kung ano ang dahilan o ano ang sitwasyon. Pagka may laman ito na liquid, tapos papaanda rin natin kung ano ang sitwasyon dito. Kung nagpe-pressure ba bago natin bubungkalin ang makina. Dahil galing na ito sa ibang shop. So, ito na. At binuksan natin ang radiator. Makikita mo na napakadumi ng radiator nito. Yung mga butas niya, mapapansin nyo, ayan, puro dumi. Tapos may washer pang nakatagilid, nakapasok. Yung lahat ng butas na yan ay barado. Ayan o. Paano nyo naman makikita na hindi mag-overheat yan kung ganyan naman ang sitwasyon ng ating radiator? Ngayon, ang radiator daw na yan, ang history daw niyan ay galing sa ibang shop, ay pina-overhaul na daw yan, sabi nung una daw na gumawa. Pero nanigurado pa rin tayo kasi nga nag-overheat pa, dinala dito sa atin, bubulwak-bulwak. Isinigurado natin na kung na-overhaul ba talaga ang radiator, pinabaklas natin ulit. At ayan na nakita natin mga dumi na yan, mga bumabara sa mga butas ng tubig. Paano makakasirculate ng mabilis ang tubig natin kung ganyan naman ang sitwasyon na napakadaming dumi? Kaya yan, overhaul ng radiator ang ginawa dito. Ngayon ito na yung sitwasyon ng ating makina. At tinitingnan natin yung mga posibleng magiging problema nito o mga parts na may mga katas, kasi marami ding katas ang kanyang makina. Tinitingnan na rin natin itong sa steering pump nito ay papalitan, tapos bago na yung kanyang thermostat na nilagay natin dito. Nilagyan natin siya ng thermostat dahil sa yung dati ay tinanggal yung thermostat. Ito yung radiator dito nakalagay. Ngayon, ito na ang sitwasyon ng ating makina. Nakabit na natin yung valve cover, tapos yung ibang parte. At sinubukan natin itong paandarin. Pero dito sa thermostat housing, yung tubo na nasa ibabaw na ito, ang problema, kumakatas. Pagka may lamang tubig, pag andar niya may katas dyan. Dahil ang sitwasyon pala nito, pinuno yan ng silicone. Tapos, nakita nyo naman, oh, may crack. May crack yung housing. So, hindi po pwede ito kasi kahit papatak-patak lang yung tubig na lumalabas dyan. Kita nyo, may kalawang na. Oh. Kahit papatak-patak yung lumalabas na tubig, ay hindi maganda para sa makina ang may patulo-tulo. Paunti-unti yan hanggang sa maubusan ng tubig. Kaya yan, tatanggalin natin. Matapos, papalitan. Hindi po pwede yung ganyan na puro silicone at epoxy lang ang ilalagay. Hindi pwede. Papalitan natin to. Sayang, napaandar na natin to ulit. Ito yung papalitan natin. Ayan. Basag, oh.
lipat na lang natin tong thermostat dito. Ito yung bago natin na walang basag. Kamalit. Ito yung luma. Ito pa lang ang thermostat. Tapos ikabit. Ito pinalitan na rin nila. Oh. Yung mga silicone na yun. Oh. Sobra-sobra pa yung silicone eh. May o-ring na to eh. Oh. Yan, meron na yan. Oh. Bago to eh. Bago rin to. Ito luma. Hindi. Nahigpit na kahit hindi pa nahigpitan. Kabit dito, pilinisin na lang natin tong mga silikon na nakakabit na to. So napakadumi. So yan, ready to ano na yan, pit na yan dito. Konting langis. Na guys, nakakabit na. Nakakabitin natin ang ating kasalan. Nakakabit na nililito lapin. Nakakabit na. Hindi mo pantahan mo. Alay? Hindi. Hindi mo uwi yan. Ba't yan napakagayan? Maharap pa sa daan. Sino ba kausap niya? Tagol. Tagol? Hmm. Ba't pag yung nagawa ni Tagol, siya kausap? Oo, tangin. Tadako. Ha? Kung ang kinausap ni Tisoy.
Ako lang inano, sinabi lang sa kanya si Rap para sabihin kay boss. Tataka nga ako ba't nandiyan nakaparado yan eh. Sabi, pinarado lang daw. Dahil may, ano siya, bukas yun. Bukas yun! Basta. Nabit na lang natin yung mga host. Balit ganito eh. Is na. Ano ka boss eh? Ha? Nangyari na. Pinicheck na lang bawat isang tornillo. Baka merong makalimutan isang maluwa. Dahil ito na. Pagkainit. Dito eh, parang nagampagan ka pa yun, ah. Bakit na yung mga hos? Palilid. Ito naman yung rack and pinion niya. Binaba naman natin dahil sa nagpalit na tayo ng steering pump. Yung sa matigas na manibela, malambot na. Ngayon malambot na. Ang problema naman dito naman sa rubber boot, tumutulo naman. So kailangan ibaba dahil masisira na naman ang ating pump pagka hindi natin makita at magawa ang rack end na yan. Nilagyan lang kasi nila ng oil 90 dati para lumapot. Ito yung rack end pinion natin sa CRB. Kaya hindi na ano ng ano. Nawala ng katas. Wala na yung chrome. Gas-gas na. Ayun, puro kalawang na. Ito hanggang dito yan nagpi-play. Malaro. So, ngayon, pagtapat dito ng oil seal, masira ang oil seal dito. So, wala na yung chrome. Ganito po yung pintab niya. Ayan. Gaspang. Kaya ito, ma-repair natin to, uulit. Kakatak ulit ito. Dahil diyan. Dapat puro ganito yan, no? Puro ganyan. Hanggang dito nagpi-play yan, no? Yung oil seal na ganito hanggang dito nagpipil ngayon sa kabila o puro gas wala na to wala na baliwala ang magiging gawa natin eh.